ito ang mga balitang tinutukan ng mata ng agila. Mahigit sa 2 pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo mamayang hating gabi. PMP naka-heighten alert sa summer vacation. 44 na paliparan, pantay sarado na rin. Transportation Department officials, nag-inspeksyon sa PITX. DFA, naghain ng protesta. Chargé d'affaires ng Chinese Embassy, ipinatawag ng kagawaran. Pagdami ng motorcycle taxi, inalmahan ng taxi drivers at operators. Sa police beat, nanutok ng baril, sangkot sa isang krimen, arestado sa QC. Lalaki, napundol ng pulis sa Davao, patay. Isang pamilya patay sa banggaan ng motorsiklo sa Negros Oriental. 4 na nahuling suspect sa malagim na pag-atake sa Moscow Concert Hall, humarap na sa Russian court sa kasong terorismo. Bilang ng mga nasawi, nasa 137 na. At sa Brazil, sinisikap na mailigtas sa mga biktima ng baha. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 25 katao. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Higit sa 1,000 PUV special permits ang inaprubahan ng LTFRB para huyan sa inasam pagdagsa ng mga biyahero ngayong long holiday. Tiniyak naman ng mga opisya ng DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno na maayos ang mga darat ng terminal ng mga pasahero. Samantala, ayon naman sa pamunuan ng PNP na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad para sa darating na mahabang bakasyon. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira? Alex, umabot na sa 96,499 ang foot traffic o ang bilang ng mga pasahero na dumagsa sa PITEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Lunes. Ayon sa mga opisyal, mas mataas na sa average na bilang ng mga pasahero ang na-monitor ngayong araw ng Lunes. Ilang araw bago ang inaasahang bugso na mga uuwi sa mga probinsya para sa long holiday, ininspeksyon kaninang umaga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Pinangunahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pag-iikot sa PITEX. Kasama sa mga siniyasat na mga opisyal, ang Drug Testing Center ng Land Transportation Office o LTO sa PITEX para sa mga driver at konduktor na babiyahe sa probinsya. Kinausap at kinumusta rin ng mga opisyal ang ilang driver ng bus na pabiyahin na ngayong Lunes. Ayon kay Bautista, nasa 1,021 na karagdagang special permits ang inissue ng LTFRB sa mga bus para matugunan ang dami ng mga pasahero na magbabakasyon sa lalawigan. Kung mga kailangan pa, ay meron kaming special office dito sa PITX, no? Na pwedeng mag-issue kagad ng special permit, no? Para yung mga na-traffic na mga bus sa probinsya ay mapalitan, no? And magkaroon ng additional capacity dito sa PITX. Kontento naman sina Bautista sa mga serbisyo ng PITX at ng iba't pang tanggapan ng gobyerno sa terminal. Tiniyak pa ni Interior Secretary Benro Abalos ang seguridad ng mga pasahero sa PITX dahil may mga nakadeploy na tauhan ng pabasang pulisya at Bureau of Fire Protection sa terminal. Nakatalaga po rito mga pulis sa araw-araw ay 74. Bukod sa CCTV, andyan po ang hanay ng PNP to make sure talagang secured po ang lugar na ito. Overall, ito ay 39 fire personnel. Para sa anong itong fire, hindi lamang sa sunog ito,
pagdating din ito sa mga medical na pangtulong. Sinabi naman ni PNP Chief Benjamin Acorda na walang na-monitor na anumang banta ang PNP ngayong long weekend at libo-libo ang nakatalaga ng mga pulis para magbantay ng seguridad sa buong bansa. Ina-assume natin na talagang yung worst scenario ay andyan. So palagi nakahanda ang pulis. Despite the absence of this threat na sinasabi natin, we made it sure that fully complemented lahat yung mga ports, airports, terminals. Inag naman ng BFP na magde-deploy ito na magigit 3,000 na fire trucks at 28,000 fire personnel sa mga pangunahing kalsada sa buong bansa sa long weekend. Napanawagan po ng BFP sa lahat po ng mga lumalabas ng bahay, huwag po tayong mag-iwan mga nakasaksak na mga appliances. Inanunsyo naman ng MMDA na nasa 2,000 na tauhan ng ehensya ipapakalat sa mga pangunahing daan sa mahabang bakasyon para mga siwa ng trapiko at tumugon sa mga emergency. Yung papunta po ng NLEX, papunta po ng SLEX at ganoon din po yung mga papunta sa mga convergence point tulad ng airports, terminals at yung mga pier po natin or pantalan. So expect po natin yung presence po ng MMDA para po i-manage yung traffic. Sa pag-ikot naman ng Net 25 News Team kaninang umaga, ay wala pang mahabang pila ng mga pasahero sa mga ticket booth na biyaheng Mindoro at Bicol. Hindi pa rin gaano kadami ang mga naghihintay na pasahero sa mga nasabing lugar. Ayon naman sa mga ticket seller na biyaheng Bicol, ay madami pa silang available na bus hanggang sa Webes. Pero paalala nila ay mag-book na ng bus tickets ng maaga. May mga ilang bus kaming puno pero mas marami yung wala. Marami pang bakante. Maganda ma'am, magpa-reserve na rin talaga sila kaysa sumabay sila dun sa Kaiba naman ito sa ilang biyahe pa Mindoro na fully book na ang mga bus para sa Webes. Meron po kasi mga nagwa-walk-in ma'am, baka sakali din po na makasakay din po sa amin. Yun nga lang po ma'am, puno na po yung extra bus po namin. Isa sa mga naabutan namin sa PTEC si Aling Thelma na maghahatid sa kanyang nanay at kapatid na pauwi sa Bicol. Anya, umiwas na sila sa bugso ng mga pasero sa Miyerkules. Hindi naman gabakasyon si Aling Thelma kahit long holiday dahil sa hassle anya ang pagbiyahe, busod na rin ng maraming tao na babiyahe. Ayoko makisakay sa maraming tao, maraming pauwi ng province. Sa sunod na mga buwan na dami. Sobrang traffic, saka siksikan. Ayoko pa lang pagsiksikan. Alex, pinaalalahanan naman ni Transportation Secretary ang mga bakasyonista na huwag sumakay sa mga kolorong sasakyan at gayon din agahan ang pagtungo sa mga terminal ngayong long weekend. Samantala, kanina ay kinumpirma ng PTEX na 2 bus drivers sa nasa 100 at 23 drivers na sumailalim sa random drug testing sa LTO dito sa PTEX ang nagpositibo sa droga. Okay, Moira, dahil kilala ang PITX na ang mga biyahe ng mga PUVs yan, especially ng mga bus, ay patungong Bicol Region o di kaya sa katimugang bahagi ng ating bansa, no? Or dito sa Southern Luzon area or sa Southern Tagalog Region. Ang tanong ng ilan po nating mga kababayan, meron bang mga bus na kung ako po'y bebiyahe patungong norte, tulad ng Baguio City, meron ba dyan sa PITX? Meron, Alex. Meron mga biyahe dito patungo ng Baguio. Meron dito po sa PTEX. Yung mga magbabakasyon po sa Baguio ay available pa po yung mga bus papuntang Baguio at iba pang bahagi ng norte sa ating bansa. Maganda. Dahil nga inaasahan natin na imbis kunyari ako'y nakatira sa may Paranaque area, pero bibiyahe ako going to Baguio, pupunta pa ako dito sa Quezon City. Diba? At least nagawa na ng paraan ng PITX na kunin na rin ang serbisyo ng mga bus na bumibiyahe dito panorte. So thank you so much. Moira Encina, mata natin dyan po sa PITX. At dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasahero simula ngayong araw para sa mahabang bakasyon, nauna nang nagpaalala ang pamunuan ng Manila International Airport sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan at kabilang na po dyan ang matataas na kapasidad ng power banks dahil maaari daw itong mag-overheat at maaari maging dahilan ng sunog sa eroplano. Si Erlo Bringa sa detalye.
Angie, there is a possible lithium battery. Bahagi yan ng ginawang car drill simulation ng isang airline company kasabay ng inaasahang pagdami ng mga kababayan nating uuwi sa kani-kaninang mga probinsya ngayong mahabang bakasyon. Dito pinakita ang senaryo mula sa pagresponde sa isang nagliyak o musok na lithium battery na nasa isang maliit na bag na nasa loob ng eroplano. Pinakita din kung paano apulahin ang umaapoy mula sa bag hanggang sa madala na ito sa laboratory area ng eroplano para mabawasan na ang posibilidad na lumiyab pa ito. Bahagi din yan ang ginagawang preparasyon ng airline company dahil kasabay kasi ng pagdaming ng mga pasahero, kailangan ding handa ang kanilang cabin crew sakaling magkaroon ng ganitong insidente. Gusto natin mag-create ng awareness among our guests na dapat meron silang pagpapahalaga dun sa safety every time they fly. At saka i-observe nila, oftentimes neglected kasi itong dangerous goods, yung pagbibitbit natin ng power bank, yung mga portable electronic devices natin, yung iba kasi worn out na, o yung iba naman merong fake. Hindi naman binabawala ng mga airline company na magdala ng power bank sa eroplano, pero paalala lang nila sa mga pasahero, dalhin ang mga power bank na nasa maayos na kondisyon upang sa ganun maiwasan ang overheat o kaya naman aberya sa gitna ng flight. Hindi dapat lalagpas sa 100 watt hour ang power bank o katumbas ng power bank na merong 20,000 milliampere o kapag kinonvert mo ay 100 watt hour ang kapasidad ng maaaring bitbitin o hand carry ng isang pasahero. Eh, ito yung mga bagay na hindi gaano napag-uusapan or madalas ay pinagwawalang bahala natin, pero napaka-importante niya at pwede siyang mag-cause ng emergency sa ating pag-ibag. Pero para sa ilang pasahero na nakausap ng Net 25 News, pabor naman sila sa ganitong paraan ng mga airline company para masiguro na din ang kanilang kaligtasan habang nasa eroplano. Oo, kung masyadong mataas, siguro mas okay bawasan. Pero kung maliit lang naman yung capacity, so I guess that's fine. Pero kayo may dala naman kayo? Meron ako dala power bank, lalo na may kids. Nagwa-watch sila sometimes ng mga show sa phone ko, so I really need power bank. Kasabay niyan, mahigpit ding ipinagbabawal ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga ipinagbabawal ng mga bagay tulad ng flammable materials, mga matatalim na bagay at iba pa na kadalasang ipinagbabawal na talaga sa pagsakay sa eroplano o anumang uri ng transportasyon. Siniguro naman ang pamunuan ng NAIA na kumpleto ang kanilang tauhan na mag-aasis sa mga pasahero na bibiyahe pa uwi sa kani-kanilang probinsya at sisita sa mga magdadala ng mga ipinagbabawal na bagay. Yan po ang cabin bilina ng general manager na tugunan, no, ang mga pangangailangan, especially mga facilities natin. No? Kumbaga, inayos na po namin yan since last week pa. So we are ready. Mula pagkahapon, umabot na sa 76,563 ang bilang ng pasahero sa NAIA. Kabilang dyan ang international at domestic flights. Naasahan pa ng pamunuan ng NAIA ang patuloy na pagdami ng mga kababayan nating uuwi sa kani-kanilang mga probinsya hanggang sa susunod na araw, kaya ang mga airline company siniguro namang mapupunan ng pangangailangan ng mga pasahero. Mataas po ang load factor, kaya reminder po na this Holy Week is loaded, but we have increased capacity naman. Increased po ang aming frequency, but for sure talagang 100,000 expected visitors. We will really suggest our pasaheros na sana po 2 hours before flight nakapag-check-in at nandito na po kayo sa pre-departure area. Erlo Bringas para sa Matanag Agila, Matapa. Samantala, 44 na mga paliparan ang bantay sarado ngayon simula pa kahapon at magtatagal ito hanggang Marso 31. Tilang paghahanda na rin ito sa pagdagsa ng mga biyahero sa long holiday. Sa ginawang anunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ipinag-utos na sa mga service chiefs, mga airport managers, ang 24 oras na operasyon, direct communication lines at no leave policy para masigurong kaligtasan na mga biyahero. Ito'y bahagi pa rin ng upland biyaheng ayos ng Department of Transportation o DOTR sa long holiday.
Naka-heightened alert na rin ang Philippine National Police simula ngayong araw bilang bahagi ng paghahanda sa summer vacation. Dinagdagan na rin po ang seguridad sa mga transport terminals. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Simula alas 12:01 ng madaling araw kanina, inilagay na sa heightened alert status ang puwersa ng Philippine National Police sa buong bansa. Bahagi ito ng preparasyon para sa pagsisimula ng summer vacation ngayong weekend. Kaninang umaga, ininspeksyon ng liderato ng PNP ang latag ng seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kasama ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya. Sa harap ito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. With regard to the threat, there are no threats that we are receiving, but nevertheless we deployed in accordance sa pinaka worst scenario. Kabuang 52,000 pulis ang ide-deploy ng PNP sa mga transport terminal, malls at iba't ibang pasyalan sa bansa. All in all, we deployed 52,000 plus police personnel and with the other agencies, mga 180,000 plus. And kasama din dito yung mga police assistants natin sa mga highways, mga deployed sa port, terminal, airport, and major convergence areas, kaya ng mga simbahan and tourist areas. Nagpaalala rin ng PNP sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak ngayong panahon ng bakasyon. Kasunod ito ng pagkamatay ng 2 bata sa loob ng kotse sa Angeles City, Pampanga na pinaniniwala ang na-suffocate. In addition to the safety ng mga bata sa parkingan, I would like also to add yung security measures na gagawin natin pag-iwanan natin yung bahay and also yung fire hazard natin. Magtatagal ang heightened alert ng PNP hanggang sa April 1, pero magtutuloy-tuloy daw ang pinaigting na seguridad sa mga itinuturing na areas of convergence. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Nabundol ng nakamotorsiklong pulis ang isang lalaki dyan sa lungsod ng Davao. Ang nasabi pulis, maharap ngayon sa kasong homicide matapos mamatay ang kanyang biktima, si Noreen Igonia, sa balita. Patay ang isang 56 anyos na lalaki matapos mabundol ng isang motorsiklo na minamaneho ng pulis alas 10 ng gabi nitong Biyernes sa Barangay Santo Niño, Tubuc District, Davao City. Kinilala ang biktima na si Nolito Ambat, residente sa New Luon, Mintala, Davao City. Habang ang nakasagasang pulis ay kinilalang si Police Corporal Ian Franco Fala, 39 anyos na nakadestino sa crime laboratory ng Davao City Police Office. Backride din ng naturang pulis ang kanyang asawa na miyembro rin ng Special Action Force ng PNP. Ayon sa report, patawid sana sa kabilang lane ang biktima ng mabundol ni Fala. Sa lakas ng impact, nagtamo ng malubhang sugat sa katawan ang biktima na dahilan ng kanyang agarang pagkasawi habang ang mag-asawa nga pulis ay sugatan din na dinala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Polis din ma'am nung na-assign sa crime laboratory. So, napit siya sa hospital karon ma'am, o ba na iyang wife ma'am no? Ang kaso nga i-file against sa iya ha, sa atong Tubuc Police Station is... Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Fala kung makalabas na sa paggamutan. Mula dito sa Davao City, Noreen Igonia, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Balitang abroad, patuloy na naglalabas ng lava ang bulkan sa Iceland at umaagos na po ito sa kalapit na quarry sa bahay ng Grindavik. Ito na ang ika-apat na malakas na pagsabog ng bulkan mula noong December 2023 na naging dahilan para magdeklara ng state of emergency ang Iceland. Binalaan naman ang mga bayan sa Iceland bago sumabog ang bulkan. Nasa 4,000 residente ang inilikas, kabilang na po ang daang mga bisita sa Blue Lagoon Resort na isang sikat na tourist attraction. Tinatayang nasa habang 2.8 kilometers ang umaagos na molten rock. Bagaman umaagos ang lava sa isa sa tatlong kalsada na kumukonekta sa Grindavik, hindi naman apektado ang mga infrastruktura. Naglagay rin ng barriers para mailayo ang pag-agos ito, lalo na sa Svartsengi Geothermal Power Plant. Apat na suspect naman sa malagim na pag-atake sa Moscow Concert Hall. Ang humarap nga ngayon sa Russian court para harapin ang kanilang kasong terorismo. At ayon sa TASS News Agency,
Ang mga suspect o pares sa mga suspect ay sinampahan ng kaso sa paglahok sa terrorist attack. Inilabas ng korte ang video na dinala ng mga pulis. Ang isa sa mga ito sa korte na naka-handcuff. At ayon sa otoridad doon, ang mga suspect ay mga pawang mga banyaga. Sa report ng Russian media, ilan sa mga ito ay nagmula sa Tajikistan na nasa hangganan po yan ng Afghanistan. Samantala, tumasamaan ang bilang ng mga nasawi sa naganap na pag-atake sa 137. Kabilang sa mga biktima ay yung 3 bata. Una na ang inatake ng mga armadong grupo na nakasuot ng camouflage ang Krukus City Hall sa Northern Moscow at sinunog pa yung gusali. At ayon pa sa Russia Investigative Committee, nakita ang mga baril at bala sa sasakyan na ginamit ng mga armadong lalaki. Inayagdaman ng Islamic State Group na ang mga IS fighter ay armado ng machine guns, mga handguns at mga patalim. Anila, ang pag-atake ay bahagi na rin ng gyera sa mga bansang lumalaban sa Islam. Kahapon, nagdeklara ang Russia ng National Day of Mourning. Maraming tao nagtungo sa concert hall at naglagay ng mga bulaklak sa ginawang makeshift memorial doon. Susunod! DFA! Naghain na ng protesta. Chinese Embassy official pinatawag na rin ang kagawaran. Hindi bababa sa 10 pasahero patay matapos bumangga sa truck at masunog ang isang van sa North Cotabato. Ang detalye sa pagbabalik po yan ng mata ng Aguila Prime. The Sinibata Video Festival is calling for submission of entries with this year's theme, Friendship in Diversity. If you are a Filipino video content creator for children, on television, or online platform, show us your best work for a chance to represent the Philippines at the 4th Southeast Asia Video Festival in Malaysia. Deadline of submission of entries is on June 14, 2024. For inquiries, visit or contact the following. Milyong pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabi ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25. Anong pakiramdam ng ganung love story? Nagsiselos na naman ba itong si Sanem? Ingat ka. See you. Aalis ka na ba sa agency? Oo. Bumalik ako sa lugar kung saan ako nagsimula. Guilt ang nararamdaman mo, Chan. Sinusubukan mong makasama ako para lang maibsan yung konsensya mong nagigilty. Tigil mo na. O seryoso na ba siyang pakawalan si Chan? Sanem. Daydreamer. Monday to Friday, 7:30 p.m. Dito lang sa Net25. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Bati Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay niyo? Year 3 na! Nanindigan naman ang pamunuan ng National Defense Department na hindi titiklop ang Pilipinas sa pananakot ng China. Sa harap na rin ito ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa ginanap na resupply mission dyan sa West Philippine Sea. Kunin natin ang live report ni Mark Gabriel. Mark. Alex, iginit ng Defense Department na hindi ang Pilipinas ang nambubuyo ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Ang China raw ang nangihimasok sa mga teritoryo ng bansa at sila rin ang nangaharang sa mga resupply boat
ng bansa. Mag-aalas 8 ng umaga noong March 23 nang simulang bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang Philippine supply vessel na unay sa May 4. Patungo ang barko sa Ayungin Shoal para sa rotation and resupply mission sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Bandang alas 8:30, pinagtulungan na ng dalawang barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa unay sa May 4. Nagresulta ito sa pagkasira ng bangka at pagkasugat ng tatlong tauhan ng Philippine Navy. Bago ito, una nang nalagay sa panganib ang mga sakay ng supply boat matapos silang gitgitin ng naglalakihang barko ng China. Sa tindi ng pinsala na tinamo ng bangka, sumaklolo na ang BRP Cabra. Sa kabila nito, matagumpay pa rin na naihatid sa BRP Sierra Madre ang anim na Navy personnel at iba pang supply sa tulong ng inflatable boats. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, hindi na sila nagulat sa aksyon na ito ng China na bahagi-anya ng kanilang propaganda. Alam na naman ang buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkop ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative. Ngayon, sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang. Gate ni Chodoro, hindi titiklop ang Pilipinas sa gustong mangyari ng China. Hiling lang ng kalihim, dapat ay magkaisa ang lahat ng Pilipino na ipaglaban ang soberenya ng bansa. Ang problema, ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino, at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ng China na magsabi na sila lang ang pwede. Sa harap ng panibagong insidente, nagbabala naman ang China laban sa Pilipinas. Nagagawa sila ng hakbang upang protektahan ang kanilang karapatan at soberenya sa West Philippine Sea. Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman. Yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo. Ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos sasabihin nyo, we want peace. Alex, kung hindi raw natatakot ang China na ipaalam sa buong mundo ang kanilang claim sa West Philippine Sea, hinamon niya ang China na isa ilalim na lang sa arbitration ang usapin sa ilalim ng international law para malaman talaga kung sino nga bang may karapatan dito sa West Philippine Sea. Alex? Mar, batid naman natin kung tuwing sikat ng araw or tuwing araw ba ginagawa ang resupply mission dyan, baka naman pwede sa gabi nilang gawin para tulog ang mga Chinese Coast Guard. Alex, ang pagkakaalam ko kasi hindi naman isang araw lang yung biyahe patungo diyan sa sa BRP Sierra Madre. Inaabot ng overnight itong mga barko, resupply boat ng Pilipinas, at may mga konsiderasyon diyan itong Philippine Navy kung bakit inaabot sila ng liwanag diyan sa karagatan hanggang makarating sa BRP Sierra Madre. So malamang pinag-aaralan naman yung oras nung alis nila diyan sa Palawan papunta sa BRP Sierra Madre para maihatid yung mga supply at yung mga kapalit na mga sundalo na naka-duty doon sa nasabing barko. Alex? Okay, maraming salamat sa Mark Gabriel. Mata natin dyan sa National Defense Department.
Ipinatawag naman ng Department of Foreign Affairs ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy para mariing iprotesta ang mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Sabado, March 23. Ayon sa DFA, natasan din ang embahada ng Pilipinas sa Beijing na maghain ng parehong demarche sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Binigyan diin ang Pilipinas sa mga protesta nito na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas alinsunod sa 1982 UNCLOS at 2016 Arbitral Awards. Iginiit ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang mga panghihimasok ng Sina sa mga routine at lawful activities ng Pilipinas at nagiging banta umano sa soberenya at jurisdiksyon ng bansa. Dahil dito, hiniling ng DFA sa Sina na agad nalisanin ang bisinidad ng Ayungin Shoal at EEZ ng Pilipinas. Kaugnay pa rin ito, kinausap din sa telepono ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro si Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong para ipahayag ang strongest protest ng Pilipinas sa aksyon ng Sina. Umabot na sa 14 na note verbale o protesta ang inihain ng Pilipinas laban sa Sina ngayong 2024, kabilang na ang protesta ngayong Lunes. Isinusulong naman sa Senado na imbisigahan ang pagkuha ng Philippine Coast Guard o PCG ng mga Chinese nationals para maging bahagi ng auxiliary force nito. Gusto kasing malaman ng ilang mambabatas ang dahilan ng Coast Guard kung bakit sa halip ng mga Pinoy, ang kanilang kunin ay nag-import pa ang mga ito ng ibang lahi. Mayan Corvera sa balita. Pinag-aaralan ng mga senador na paimbestigahan sa Senado ang ginawang pagtanggap ng Philippine Coast Guard ng 36 na Chinese nationals bilang auxiliary force o dagdag sa kanilang puwersa. Dismayado si Senador Ronald De La Rosa na sa dami ng mga Pilipino na maaring ma-recruit, bakit tinanggap ang mga Chinese nationals? Isang malaking dagok anya ito para sa national pride ng mga Pilipino, lalo na nang payagan silang magsuot ng uniforme at binigyang pagkilala bilang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Determinante ko ng purpose bakit ginawa yun. Hindi, sa akin lang, hindi maganda. Hindi maganda dahil hindi naman sila Pilipino. Bakit bigyan natin sila ng opportunity na makasuot ng uniforme ng Philippine Coast Guard na hindi doon pa sila Pilipino? Nauna nang inamin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill sa pagdinig ng kamera na ang 36 na Chinese nationals ay nagboluntaryo at tinanggap na maging PCG auxiliary pero tinanggal matapos bigong makapagsumite ng National Security Clearance. Pero inabot pa ng 2 hanggang 3 taon bago sila tuluyang tinanggal. Para kay Senador Francis Tolentino, isa itong malaking kahiyan para sa Pilipinas. Mungkahin ng senador magsagawa ng internal investigation at kung mapapatunayan na may kasabwat sila para makapasok bilang auxiliary, dapat managot at patawan ng temporary suspension. May Ancor Vera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, pinalagan din ng taxi drivers at operators ang pagdami ng motorcycle taxis dahil sa halip umanong umayos, lalo lang nagpapagulo at nagdudulot ng traffic sa mga kalsada ang mga ito. Kaya hirit nila kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag nang payagang magdagdagan pa ang ruta ng mga motorcycle taxis, lalo na at malaking banta rin ito sa kanilang hanap buhay. Civic Sumintak sa balita. Direkta ng umapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grupo ng mga taxi drivers at operators para pigilan ang pag-operate ng motorcycle taxi. Sinabi ni Pablo Sarmiento, presidente ng Association of Taxi Operators, Metro Manila o ATOM, unti-unting pinapatay ng motorcycle taxi ang kanilang hanap buhay dahil naagawan na sila ng pasahero. Ayon kay Sarmiento, sa halip na umayos ang public transport system sa bansa, lalong gumulo dahil sa paglipana ng motorcycle taxi na kalimitan ay nagiging dahilan ng traffic at aksidente dahil sa kawalan ng road policy. Napakarami pong aksidente diyan ang sanay ay ang motor. Humihingi po sila ng record kung ano daw po ang mga hindi mabuting idinudulot ng motorcycle. Pumunta sila sa mga presinto.
Doon makikita nila ang record ng mga aksidente. Dagdag naman ni Samuel Ramos, ang presidente ng Manila Taxi and Regional Association o MANTRA, na malaking banta sa kanilang hanap buhay ang motorcycle taxi dahil inaagaw ang kanilang mga pasahero. Iginit ni Ramos na ang motorcycle taxi ay nasa experimental stage pa lamang, kaya pinag-aaralan pa ito ng Technical Working Group ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Kaguluhan sa kanila! Pag lumala po ito, ang alip po mga taxi driver ay masama na rin pong iniisip. Kaya ngayon dito, sa usapin na ito, nakikiusap kami na pakinggan, lutasin ang aming pakiusap upang itong suliran nito sa transport sector, bigyan ng maayos na programa at bigyan ng maayos na mga kabuhayan. Batay sa record, mayroon ng 45,000 na motorcycle taxi na inooperate ng Angkas, Move It at Joyride, sa kabila na understudy pa ang kanilang operasyon. Sa mga naunang pahayag, sinabi ng LTFRB na balak pa itong itaas sa 150,000 units. Maliban sa motorcycle taxi, inaangalan din ng mga taxi operators ang balitang aprobado na ng LTFRB ang 10,000 na bagong franchise para sa Transport Network Vehicle Service o TNBS na inooperate ng Grab. Fix sa mintak para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Nasa 10 katao ang nasawi matapos tumaob at nasunog ang isang pampaserong van nang bumangga ito sa dump truck sa barangay Luhong Antipas, North Cotabato. 5 sa mga pasahero ng van ang nilamo ng apoy, habang nagtamo naman na matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang iba pang biktima. At batay sa ulat ng PNP, naganap ang insidente dakong alas 12 ng tanghali patungo sana sa bayan ng Antipas ang dump truck ng mabangga nito ang kasalubong na van. At dahil po sa lakas ng pagkakabangga, ayun, tumaob at nagliyab ang van na naging sanhi ng agad na pagkamatay ng mga pasahero nito. Patuloy ang ginagawang imbestigasyon ng otoridad. Pinalaya na ang higit sa 130 mga estudyante na kinidnap ng mga armadong lalaki sa northwestern Nigeria. Tiniyak naman ang Nigerian officials na hindi sinaktan ang mga bata. Ginawa ang pagdukot sa isang paaralan sa Kuriga, Kaduna State noong March 7. Inilabas ng Nigerian Army ang ilang detalye ng ginawang rescue operation araw naman po yan ang Linggo. Una nang sinabi ng mga guro at residente na nasa 280 mag-aaral na nasa edad 8 hanggang 15 ang kinidnap ng mga armadong kriminal na nakasakay ng mga motorsiklo. Karaniwan na po sa Nigeria ang pagkakaiba ng bilang ng mga sinasabing dinukot, pati na ang mga nakakabalik matapos tumakas sa kamay ng mga kidnappers. Ayon sa Army spokesperson, na iligtas ang lahat ng mga binihag, wala ring nasugatang tropa, subalit hindi na po ito nagkomento sa isinagawang operasyon. Sinisikap ngayon ang pamahalaan ng Brazil na mailigtas sa mga biktima ng pagbaha doon dahil sa tumataas na bilang ng mga nasawi. Kasama sa tinamaan ng baha ang Rio de Janeiro at Espiritu Santo na ikinasawi ng 25 katao. Agad na nagtungo mga rescuers para respondihan ang mga apektadong lugar. Ayon kay State Governor Renato Casagrande, napasok ng mga rescuers ang mga lugar nang unti-unti nang bumababa na ang tubig baha. Karamihan naman sa mga namatay sa Rio de Janeiro ay dahil na rin po sa pag-uho ng lupa doon. In-report ng Emergency Committee na nasa 90 katao na ang nailigtas mula nitong Biyernes. Susunod, internet voting sa 2025 midterm election. Tuloy na tuloy na. NBI, aminadong nahirapan para makaharap si Arnie Teves kung bakit alamin. Ang detalye sa pagbabalik po yan ang mata ng Aguila Franta. Anniversary natin? Eh kahit nga siguro sarili mong birthday ay hindi mo rin alam. Ang birthday ko? Eh kasi birthday niya. Uy, baka naman pwede kami makikain dyan. O Diding, eh yung naudlot kanina dito na natin ituloy ha? Dito na po? Oo, sige. Okay. O diba? Ayot. Okay po ba? Masarap. Surprise? Yeah! Happy birthday! Happy birthday! Thank you.
Ba't ba napakainit ang ulo mo? Hindi mainit ang ulo ko. Mainit ang panahon. Oo nga pala. Tag-init na nga pala ngayon. At dahil dyan, may tips kami para sa'yo. Ngayong Fire Prevention Month. Bunutin sa saksakan ng mga appliances pagkatapos gamitin. Iwasan ang pagkakasaksak ng maraming devices sa isang extension cord. Itabi ang mga flammable items sa ligtas na lugar. Laging isara ang gas tank kapag ka hindi na ginagamit. Magkaroon ng fire extinguisher. Stay cool and chill! Huwag makisabay sa ihinit ng panahon. 1 milyong pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabi ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25. Ngayong linggo sa Sine Throwback. Alam, lalong titigat ang kasalanan mo sa ginawa mong iyan. Lalo naman hindi ako maaaring mag-Diyos na walang kasalanan. Ayon, di ba? Naparito ako upang hanapin ang tunay na pinta. Ay, hindi ka pa maaaring maglalabas. Nakalimutan mo ba ang pinapakainis pa? Kailangan natin kita din. Are you crazy? Nakalimutan mo bang wanted ka? Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net25. Let's Net Together sa Net25. Sa Net25. Balik po tayo sa mga balita. Lumahok ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa isinagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Layunin nito, napagandaan ang posibleng pagtama ng the big one sa bansa. Eden Santos sa balita. Nakiisang Malacañang sa nationwide simultaneous earthquake drill. Isinagawa ngayong araw, March 25, 2024 ng Office of Civil Defense ang drill. Pagtunog ng alarm, sunod-sunod na lumabas ang mga opisyal at empleyado mula sa kani-kanilang tanggapan sa New Executive Building o NEB na kinabibilangan ng Presidential Communications Office at iba pa. Maging ang mga empleyado ng Philippine Commission on Women na nasa tapat ng New Executive Building ay nakiisa rin sa earthquake drill. Ang nasabing drill ay bahagi pa rin ng paghahanda ng gobyerno sa The Big One na inaasahang magiging sanhi ng magnitude 7.2 earthquake dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Tiniyak naman ni Architect Reynaldo Padernos ng Office of the President Engineering Department na mas matibay na ang NEB at iba pang gusali sa Malacañang matapos sumailalim sa retrofitting bago ang renovation. Ang renovate dyan is nauna mo na yung retrofitting. Nakiisa rin sa drill ang mga residente at mga estudyante ng Barangay Commonwealth sa Quezon City. Tinuruan ng mga ito kung papaano ang dapat gawin sakaling lumindol. Tiniyak din ng barangay na handa sila sa The Big One. Actually, ang Barangay Commonwealth ay may contingency plan na kung saan kung sakali man pong may dumating na sakuna, halimbawa ng sunog, lindol at baha, eh handang-handa po. Slogan po namin sa Barangay Commonwealth, pag may plano, panalo. Kung saan dito ay ang bumuo po kami ng Rescue 213. Ang Rescue 213 po ay binubuo ng limang departamento. BPSO, Traffic, Fire, Medic, and BCRO. Na kung saan sila po yung magiging katuwang namin na kung sakali mang may dumating po na lindol dito sa aming barangay. Ang itinuturo po sa amin, kami sa misa, sa mga sa ilalim ng kama or kami ng tatalukbong po kami ng sa ulo para kung sakali at mayroon babagsak, hindi po matatama ng ulo at bababa ng dahan-dahan, hindi yung patakbo lalo ka. Hindi pa man dumating yung lindol, sakaling parating pa lang, so maghanda na tayo ng mga ihanda, lalo na mga foods, mga ganun, mga needs sa pang araw-araw. Kaya in case na makulong kayo sa isang area, may makain kayo at may mainom kayong tubig.
Inaasahan na aabot sa 52,000 ang posibleng masawi sa oras na tumama sa Metro Manila ang tinaguriang The Big One. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang. Tuloy-tuloy na po ang internet voting para sa overseas Filipino workers sa 2025 midterm elections. Sa kabila nito, paliwanag ng COMELEC na hindi lahat ng mga OFW mula sa ibang bansa ay pwedeng makaboto online, kaya naghanap sila ng alternatibong paraan para dito. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. Kahit walang batas, tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang internet voting sa 2025 midterm polls para sa mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, ginagrantehan naman ng batas patungkol sa overseas absentee voting ang kanilang hakbang. We deem it necessary na magkaroon ng internet voting kahit walang batas, sapagkat ang recommendation ng COMELEC, inauthorize kami ng batas mismo to venture on other mode of voting. Sa kasalukuyan, dalawa ang sistema ng pagboto ng overseas absentee voters. Isa ay in-person at ang isa naman ay by mail. Community legal study at ito po isang impact resolution na pinag-aralan namin mabuti. Yung batas kasi hindi po pinuprohibit ang COMELEC na mag-venture sa other modes. Pero ano kalagay sa provisions, subalit ang COMELEC ay may pwede mag-venture sa ibang modes of voting, basta magre-report ka lang sa Kongreso. Nilinaw ni Garcia na hindi naman sa lahat ng bansa ay pwede ang internet voting, kagaya sa Russia, Israel at China, dahil sa isyo ng seguridad. Sa Abril, muling magsasagawa ng bidding para sa internet voting. Matatanda ang nagdeklara ng failure of bidding para rito noong Pebrero, matapos na ideklarang ineligible to bid ang dalawang bidder. Para sa sistemang gagamitin sa overseas internet voting, 465.8 milyong piso ang inilang pondo ng COMELEC. Para mapalakas naman ang information campaign sa overseas registration, lumagda sa kasunduan ng COMELEC kasama na ang Overseas Workers Welfare Administration at samahan ng mga marino. Sa datos ng COMELEC, nasa 1 million na lang ang natirang rehistradong botante sa OAV matapos may ma-deactivate na 600,000. Umaasa naman ang poll body na sa nagpapatuloy na voter registration, makakapagrehistro ng 1 milyong bagong botante. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Bentahan ng Peking Liquefied Petroleum Gas o LPG, sinalakay ng otoridad sa lungsod ng Pasay. Sa nasabing operasyon na diskubre na maliban sa pagbebenta ng Peking LPG, aba, wala rin itong mga kaukulang permit. Jim Tejano sa balita. Bit-bit ang search warrant. Sinalakay ng mga operatiba ng Pasay City Police ang tindahang ito sa Barangay 155 Pasay City. Mismong ang may-ari ng LPG dealer ang inabutan ng mga pulis sa tindahan. Isinilbi ang warrant kay Alice Jan na nakaharap sa mga reklamong paglabag sa LPG Industry Regulation Act o ang Republic Act 11592 at Intellectual Property Rights of the Philippines o Republic Act 8293. Sir, paano natin na-verify, na-confirm na peking yung mga binibenta niya? Merong certification, nag-issue ng certification itong isang LPG company na walang ang kaugnayan sa kanila itong tao na nagbibinta ng kanilang mga produkto. Tumambad sa otoridad ang higit 30 LPG cylinder na tumitimbang ng 11 kilograms at 35 kilograms na may estimated value na 150,000 pesos. Bukod sa natanggap na reklamo, mas mura pa umano ang benta niya kumpara sa lehitimong LPG dealer ng kumpanya. Pero depensa ng may-ari. Hindi niyo po pwedeng, hindi kayo pwedeng magtinda na ititinda niyo yung same price eh. Kasi competitive yung business na to eh. Bigong maipresenta ng may-ari ang mga kaukulang dokumento. Nakatunayang may kaugnayan siya sa LPG company at otorisadong dealer. Aminado naman siya na meron siyang paglabag. Dahil nga yun sa mga nakumpiska sa kanya at saka walang siyang kaukulang permiso galing sa company ng isang LPG company. Ayon sa may-ari ng tindahan, dati umano siyang empleyado ng LPG company na nagreklamo sa kanya noong 2008 hanggang 2016, pero nag-resign na siya. Ang separation pinanakuha niya ang ginamit niya sa LPG business,
Pero paglabas ng LPG law, huminto umano siya para asikasuhin ang mga kaukulang dokumento. Makalipas ang 2 buwan, muli anya siyang bumalik sa pagiging dealer ng LPG na umabot na sa 8 taon. Kwento ng suspect, supplier niya ang sub-dealer na nagre-reklamong kumpanya. Pero paglilinaw ng PNP, walang kaugnayan ang kinukuhanan niya ng supply sa kumpanyang nagre-reklamo sa kanya. Na hindi nila man lang kinonsent na saan ako hindi sila nagtanong kung saan ako kumukuha, bigla na lang po akong kinasuhan. At mapapakita ko naman po na lahat nung may resibo naman po ako, meron din ako certification na galing doon sa company niya na nagsusupply sa akin. Paalala naman ng pulisya sa mga nagnanais pumasok sa ganitong negosyo. Kailangan kumuha sila ng certification talaga sa company nga yung talagang authorized sa dealer. Kung sakali man mayroon kayong nalaman na magaganitong nagbibinta ng mga LPG na hindi naman talaga authorized sila, at isumbong nila sa authority para makapagsagawa ng legal na hakbang ang police. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Isang high-profile individual sa Quezon City ang arestado makaraang reklamo ng panunutok ng baril. Nakuha sa suspect ang isang 45 na kalibre ng baril at 15 grabo ng hinihinalang shabu. Nagbabalik si Jim Tihano para sa balita. Balikulungan ang 19-anyos na lalaking ito matapos ireklamo dahil sa panunutok umano ng baril. Naaresto ang suspect sa bahay Toro, Quezon City, makaraang matunto ng lugar. This is a joint operation ng between our station, Station 2 Masambong, tsaka Police Station 3 Talipapa and Station 15 together with the District Special Operations Unit. So nag-stem itong operation namin na ito is nung mayroong nag-complain dito sa aming station. Accordingly, may isang individual daw na tinutukan siya ng barel. It just so happened na nakatakbo siya at nag-agad po nagsumbong dito sa ating himpilan. Hindi na nagawang pumalagpa ng suspect ng dakpin. Bukod sa kinakaharap na reklamo ng suspect, napag-alaman ng otoridad na may nakabinbin rin itong mga kaso sa ibang police station sa Quezon City. Itong suspect na to, napag-alaman namin na marami ng mga previous cases, particularly murder, homicide, carnapping, and based sa report din, is involved sa drugs. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 na baril, 7 bala, at 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos at isang single na motor. Sa ilalim naman sa ballistic examination ng baril na nakumpiska kay alias Chickboy upang malaman kung ito ang ginamit ng suspect sa shooting incident noong January 24 ng taong ito sa ibang lugar sa lungsod Quezon. Sa kabila nito, aminado si alias Chickboy na sa kanya ang nakumpiskang baril, pero depensa ng suspect, nabili lang niya ito sa nangangalakal. Ayon sa otoridad, dati na rin nakulong ang suspect. Kuya, totoo ba na nanuto ka ng baril? Hindi po. Sa'yo ba yung baril na nakuha sa'yo ng mga polis? Opo. Totoo rin ba na nasangkot ka na dati sa robbery hold-up, snatching? Hindi po. Sa homicide lang po ng aso. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa suspect kung may iba pa itong kasama o grupo. Nakadetain nila ang suspect sa Masambong Police Station 2 at nahaharap sa mga reklamong paglabag sa RA 10591 o possession of firearms and ammunition, anti-illegal drugs at grave threat. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Patuloy namang inimbisigahan ng Philippine National Police ang insidente ng pamamaril sa isang lalaking na kahiga lamang sa Duyan, yan o sa Pamplona City sa Camarines Sur. At ayon sa Pamplona City PMP, bandang alas 12 ng tanghali, nang pagbabarilin si Arias Wewen, 26 anyos, sa mismong sa labas mismo ng kanilang tahanan sa Zone 5 Barangay San Isidro. Sa investigasyon, gumamit ng 2 baril ang mga sospek para matiyak na mapapatay nila ang biktima. 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Makaraang masunog ang nasa 30 bahay sa Tondo, Maynila kagabi. Si Jem Tejano sa balita. Nasunog ang hindi bababa sa 30 bahay sa Barangay 107 Kapulong Street, Tondo, Manila, mag-aalas 8 kagabi. Agad iniakyat sa 3rd alarma ang sunog para sa karagdagang pwersa ng bumbero. Pawangyari sa light materials ang mga bahay na halos maabo na.
aminado ang Bureau of Fire Protection na bahagya silang nahirapan sa pag-apula ng apoy. Sa challenge po, maliit po yung skinita natin sa loob, pero sa pagtutulungan po ng Bureau of Fire at ng mga volunteers, napasok po agad natin loob na contain natin agad yung fire. Hindi po naman tayo nagkakaproblema sa tubig, kung makikita nyo, nasa tabing daan po yung sulong natin. And then yung fire hydrant po, nakuha naman natin agad. Sa tala ng BFP, nasa 50 pamilya katumbas ng 150 individual ang nawala ng tahanan. Habang nasa 750,000 halaga ng ari-arian ang napinsala sa nangyaring sunog. Alas 9.25 naman ang tuluyang maapula ang apoy. Pansamantala munang tutuloy sa itinalagang evacuation area ang mga apektadong residente. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Susunod, the industry is inulong sa Senado. Luzon Power Grid posibleng ilagay sa yellow alert sa Abril at Mayo, ayon po yan sa Department of Energy. Ang detalye sa pagbabalik po yan ng mata ng Agila Prime. This portion is brought to you by Magandang Araw, Magandang Araw. It's good to be back! Welcome to Season 3 ng Magandang Araw. Magandang Araw, Magandang Araw, Magandang Araw, Magandang Araw. Sa una nating episode, nandito tayo sa Anilao, Batangas. Magandang Araw, Magandang Araw. Excited ako dahil makakasama natin ang ating first guest. Alam mo, walang bayad dito. Ha? I did not even have to sing or... Tara na! Good day! Magandang araw, magandang araw, magandang araw. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25. Yung pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabi ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25. Tayo sa mga balita ay sinusulong sa mata sa kapulungan ng Kongreso ang panukalang Livestock, Poultry at Dairy Competitiveness Enhancement Fund. Ito'y para palakasin umano ang produksyon at bumababang presyo na sa merkado. Mayan Corvera sa balita. Ang kakulangan ng protina ang isa sa nakitang dahilan kaya maraming bata ang malnourished at may mababang marka sa eskwelahan. Patunay dito ang resulta ng pag-aaral ng Organization for Economic Cooperation and Development Program for International Student Assessment o PISA kung saan nakakuha ng mababang marka ang mga estudyante na nagmula sa mga bansang may mataas na presyo ng manok at baboy kabilang na ang Pilipinas. Yan ang isa sa dahilan kaya isinusulong ni Senator Cynthia Villar ang panukalang pagpapalakas sa livestock, poultry at dairy industry development and competitiveness. High meat prices could lead to protein deficiency and contribute to malnutrition. It could even affect our learning outcomes. Ayon sa senador, ang baboy at manok ay bahagi na tulong sa kinakailangang sustansya. Pero sa ngayon, nananatilian niyang problema sa African swine fever dahilan kaya mahal ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Mabagal din niya ang naging pagbango ng hog at livestock industry dahil sa kakulangan ng suporta mula sa gobyerno. Sa datos niya ng Philippine Institute for Development Studies, mula 2009 hanggang 2020, aabot lang sa 1.18 billion kada taon ang nailalaan para sa livestock, poultry at dairy industry. Dahil dito, umaasaan niyang Pilipinas sa imported na baboy kasama ng imported na gatas sa halip na palakasin ang dairy production. Sa panukala lang senador na inendorso na sa plenaryo,
bubuo ng Livestock, Poultry at Dairy Competitiveness Enhancement Fund para palakasin ang produksyon at bumaba ang presyo sa merkado. Filipinos actually spend more for meat compared to our neighbors as the average prices of chicken and pork are more than twice as high in the Philippines than in Thailand and Vietnam. Pork and chicken are the integral components of the Filipino diet, helping ensure a balanced intake of nutrients. Ilalaan ng pondo para sa mga accredited breeding centers para pataasin ang kanilang livestock production at pagpapalakas ng surveillance capability ng Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture, lalo na sa disease control, maging sa mga emergency response at maagapan ang pagpasok ng mga sakit sa mga hog at livestock. Umaasa ang mga senador na oras na maisabatas ito, hindi nakakailanganing umangkat pa sa ibang bansa. This particular measure ay magpapayabong po sa industriya at mapapaunlad ang kalidad at laki ng produksyon upang matugunan ang pangangailangan ng bansa. Isa po sa layunin ng panukalang ito ay maiangat ang kita at antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan na umaasa po sa mga sektor na ito para sa kanilang kabuhayan. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Ipinagmamalaki naman ang Philippine Exporters Confederation Incorporated na may kapasidad ang Pilipinas para sa pagluluwas ng mga produktong Pinoy sa ibang bansa. Dahil dito, inaasahang tataas ang employment rate sa Pilipinas. Si Vin Pascua sa detalye. Kumbinsido si Phil Export and Vice Chairman Export Development Council Sergio Ortiz Luis na sisigla ang export industries ng bansa sa Tatak Pinoy Act o ang batas na sesentro sa pagluluwas ng produktong Pinoy sa labas ng bansa. Sa panayam ng ASPN, ano sa palagay nyo? Kay Ortiz Luis, sinabi nito na marami ng batas para sa produktong Pinoy at export industries. At ang Tatak Pinoy Act ay sakto sa kailangan nilang exporter, gayon din sa business sector sa bansa. Pero itong Tatak Pinoy talagang kailangan. For the first time, naisip na maglagay ng platform to really put together the government and the different industries players para magkaroon ng sustainability yung effort. No? If I remember correctly, magkakaroon ng Tatak Pinoy Council na will be led by DTI, co-chairman ng NEDA, ang maganda ron, may mga representation pati private sector. At saka ang mga uupo, talaga mga yung mga secretaries or at least yung assistant secretaries na puro sa council regularly will meet. At sabi nga ni Presidente nung narinig ko nung pumunta niya na pumunta kami, talagang he looks forward that it will develop, help develop our industries. Yung low-hanging fruits for the immediately, marami tayong ma-identify na pwede magawa. Yun naman, in the future, especially in the regions, we will have to identify projects that will be medium-term or long-term development. At least, meron tayo ngayon ay ka-vehicle to be able to address this. At yun ang doon kami natutuwa. Ito yung isang batas na ang dami-dami mga pinapasok ng batas ngayon dyan eh. Debatable kung mayroon value. Pero ito, siguradong papakinabangan. Tiniyak din ng Phil Export na suportado nila ang bagong batas, lalo na't mayroong mga produktong maaaring i-develop para ma-i-export gaya ng kawayan at asin. Marami tayong mga industries na dapat i-develop, no? Na hindi natin dinidevelop. Nandiyan na yung bamboo industries, yung mga products natin. Batas na ipinasa, yung asin law, napakaganda rin para sa atin yan. Ni-import natin ng 90% ng ating salt. Then Pascua para sa Mata ng Agila, Batatag, Matapang, Batapa. Posible namang sumailalim sa yellow alert ang Luzon grid sa mga susunod na buwan. Ito'y dahil pa rin po sa epekto ng El Nino, lalo't dyan ho sa mga hydroelectric power plants ayon sa Energy Department. Sa pinakahuling simulation ng DOE, may mga hydroelectric power plants na tumatakbo na mas mababa sa capacity level
dahil po yan sa El Nino, dahilan para ilagay sa yellow alert sa buwan ng Abril at Mayo. Gayong ang mga grade naman sa Mindanao ay magkakaroon naman ng normal reserve level sa second quarter ho ng taon. Dahil dyan, pinagtitipid ng kagawaran ng publiko sa paggamit ng kuryente habang naghahanda sa mas matinding epekto ng tagtuyot sa susunod na buwan. Nais naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na magkaroon ng mas specific scenario sa mga susunod na mga earthquake drills. Kasama po sa pinag-aaralan ng pagsasagawa ng drills sa gabi kung kailan nagpapahinga na ang karamihan. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Eksakto alas 9 ng umaga nang patunugin sa Campo Aguinaldo ang hudyat ng pagsisimula ng first quarter simultaneous earthquake drill. Pinangunahan ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na tumatayo ring chairman ng NDRRMC kasama ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya. Ang senaryo, isang 7.2 magnitude na lindol ang tumama sa bansa kasabay ng paggalaw ng West Valley Fault. Kanya-kanyang labas sa mga opisina ang mga empleyado patungo sa evacuation area. Ang lindol po ay pinaka-traidor na natural calamity dahil wala pa pong kakayahan ang science na ma-predict ito. Kaya po, sa ganang amin po sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginagamit natin itong mga pagkakataon na ito upang magsanay at mapatatag ang ating mga sistema sa pataas na antas. Highlight ng pagsasanay ang communication exercises kung saan ipinakita ang koordinasyon at mekanismo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinanay din ang paggamit ng backup communication equipment gaya ng radio at satellite phone. I-assume natin na maaaring ang mga digital phones o yung cellphones natin, hindi yan gagana ng normal kagaya na naranasan natin sa mga ibang lindol. Ano? So meron naman tayo tinatawag na redundancies. Yung mga communication equipment natin, kagaya ng mga radyo, magiging ready yan. Subalit, again, dapat subukan natin kung gagana nga at makakapag-usap-usap. Sa Campo Crame, ginamit ng PNP ang kanilang air unit sa pag-transport ng mga kunwari sugatan sa lindol. Sa ginawang pag-aaral ng FIBOX noong 2014, posibleng umabot sa 4-5 milyon ang mawawala ng tirahan, habang 48,000 ang casualty sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan. Dahil dito, nais ni Secretary Teodoro na magkaroon ng mas espesipikong senaryo sa mga susunod na drill. Kasama na rito ang pagsasanay sa gabi. Ang natin na nasa lansangan lahat ng mga vehicles, bus, mass transportation systems. At dito, gusto natin i-check yung kaligtasan kung nasa lansangan, i-check natin ang integrity ng mga tulay. Kasi kung sa lansangan mismo, hindi gaano peligroso kung walang bumagsak ng mga gusali. Yun nga lang, makakaapekto ito sa pag-respond din natin. Kasi walang dadaanan ang ating mga first responders. So, pagamat ganon, gumagawa rin ng MMDA na mga alternative routes kung saan pwede dumaan ang ating mga emergency responders. Nais din ang kalihim na palakasin ang information drive at ang emergency plan sa iba't ibang pampublikong establishmento para sa kaligtasan ng publiko. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, naitala naman ang mga pagyanig dyan ho sa Bulkang Canloon sa Negros at sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon sa loob po yan ng 24 oras. Ayon sa FIVOX, ang mga volcanic activity na yan ay naitala simula alas 12 na madaling araw ng Linggo hanggang alas 12 na madaling araw ngayong Lunes. Matatandaan na nagbuga rin ng higit sa 700 toneladang sulfur dioxide ang Bulkang Canloon noong Marso 20. Naobserbahan din ng FIVOX ang pamamaga ng bulkan na palatandaan na patuloy pa rin ang pag-aalburuto nito. Binalaan pa rin ang ahensya ng publiko na bawal pa rin pumasok sa ipinaiiral na 4-kilometer radius permanent danger zone sa dalawang bulkan. Babalaan ng FIVOX, maaari pa rin magkaroon ng phreatic explosion
itong Bulkang Canloon o di kaya ang Bulkang Bulusan. Hindi pa man nag-iinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa illegal na droga, umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye? Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, 5 na ang naitalang namatayan ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. Nakumpiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street of value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000 pesos ang street of value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Ecolan PNP ang isang Jehure dresser sa isinagawa ring buy bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalaga, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy bust operation ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang posesyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street of value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high-value targets sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng madaling araw nitong Linggo sa isinagawang drug buy bust operation ng Tugbo Police Station sa Barangay Mintal. Kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report, bumunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon, kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000 pesos ang street of value. Nitong Linggo din ng hapon, nasawi din matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP ang isang Emmanuel Avila sa Sitio Korea sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang suspect ay number one high value target ng PNP sa Davao City. Na-recover mula sa posisyon ni Avila ang hinihinalang shabu na may timbang na 53.79 grams na aabot sa 365,772 pesos ang street of value. Hindi naman sa lahat ng buy bust operation natin dito sa Davao City Police Office is may patayan, no? May voluntaryo naman na sumurrender. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may manlaban, syempre yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na inosente, ma'am, na maaaring mabiktima sa mga tao na under influence sa illegal drugs. So, ang sa amin dito, ma'am, trabaho lang. Wala kami inaano, ma'am, from the state of the mayor. But then, it boosts the morale of the PNP of the DCP of Paul. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP dahil dati pa naman ang kampanya nila laban sa illegal na droga. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Yes, so ang Davao City Police Office, prior to the statement of the City Mayor, Mayor Baste Duterte, hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, as per Mayor, ang Davao City Police Office po naman is may kampanya na against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka nag-voluntaryo na sumurrender sa ating kapulisan during buy bust operation. But with the statement of the City Mayor, with the war on drugs, no? Nagbubos ng moral dito sa PNP ng DCPO. With the statement of the mayor, ma'am, dublihin namin yung effort namin to eradicate illegal drugs within the city. This is to protect the lives of many, ma'am. Tiniyak naman ni Mayor Baste Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan.
naman. The declaration will mean that that's gonna be it's gonna roll down, roll out for as long as it has to be there. Yan na siya. Well, like I said, like I mentioned earlier, I talked to the barangay captain sa mga urbanized nato, ng mga densely populated barangays nato. Mao ko no good ilang problema. So, usbon ako dere, hindi mo mo hawa, hindi mo mo undang, pat yun tamo. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang ana for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Unya, imon daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness. Pat yun ta. Mula dito sa Davao City, ako si Noreen Igonia para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Muling nasunugan naman ang mga residente dyan sa barangay Damayang Lagi sa lungsod ng Quezon. Pasado alas 5 ng hapon kanina nang maganap ang sunog dyan sa may 13th Street kung saan inilagay ito sa ikalawang alarma. Magugunita nung isang linggo po, nasunugan din ang mga bahay na yari sa light materials sa nasabing lugar. Alas 6:12 ng gabi kanina ay inilagay ng BFP sa far under control ang sitwasyon. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng otoridad ang sanhi ng sunog. Patay ang isang pamilya sa banggaan ng motorsiklo sa City of Bliss, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental kagabi. Kinilala ang mga namatay na si Rene Boy Recomono at si Mero Jane Recomono habang ang kanilang mga anak na 7 taong gulang na lalaki at 2 taong gulang na babae ay nasawi rin sa nasabing insidente. Sa imbestigasyon ng PNP, biglang nag-overtake sa isang motorsiklo na minamaneho ng isang Wargen Cabildo Tio na naging sanhi ng banggaan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang mga pasahero na nagresulta sa malubhang pinsala at nauwi sa agarang pagkamatay ng mga biktima. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang nakabangga habang patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nasabing insidente. Maalinsangan po sa buong bansa dahil sa pag-iral ng easterlies o hanging mainit mula sa dagat Pasipiko. Gayunman, may tsansa pa rin ang pag-ulan na magre-resulta ng pag-uho at pagbaha sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Pulupulong pag-ulan din ang mararanasan sa Metro Manila dahil naman yan sa easterlies. Katamtaman hanggang maalo ng karagatan, subalit walang nakataas na gale warning. Naglaro sa 23.8 hanggang 34.9 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Ibig pong sabihin ito, nasa 38 hanggang 39 ang heat index o damang init na tinatawag na alinsangan. Lumubog ang araw, 6:08 ang dapit hapon at sisikat, 5:57 ang umaga, bukas. Susunod, barko ng Indian Coast Guard nasa Pilipinas. Kung ano ang pakay nila, alamin. Pertussis outbreak idineklara sa Iloilo City. Ang detalye sa pagbabalik po yan ang Mata ng Agila Primetime. Sky! Kaya lumilipad na naman tayo. Sino ba itong uupo ngayon sa ating iconic chairs? Finally, nag-guess na rin ako dito. Just canceled everything for you. Talaga? Ay, naku, nakakatuwa naman. Medyo kakaiba ang ating papasukin ngayong araw. The Goodwill Resort with the Goodwill Cast! Woo! Tinur niya tayo sa kanyang bagong buhay. Mundo. Tamang-tama, pinag-uusapan sila ng lahat ngayon. Tiyak ka! Oh, ayan na. Ayan na. Alam mo talaga siya, no? Yes! Oh, tatlong buwan! Kinasal ka na! Yes! Ngayon natin malalaman ang totoo. So now, let's spill the coffee. Spill the coffee. Yes. And we're here at Net25. Ito ang tahanan ng Corina Interview. Let's get together sa Net25.
Balik po tayo sa mga balita. Aminado ang pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI na hirap silang makaharap at makausap si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. dyan sa East Timor. Kinumpirma naman ng NBI na nangangamba itong si Teves sa kanyang seguridad sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Si Moira Encina sa balita. Hindi naging madali sa team ng NBI na nagtungo sa Timor-Leste para makita at makausap si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. makaraan na maaresto ito doon noong nakarang Linggo. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, nahirapan sila sa mga proseso sa Timor-Leste gaya sa pagkuhan litrato at sa pag-usap kay Teves para mapatunayan na nahuli at buhay nga ito. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. Maraming ganung challenges na medyo sa tingin namin ay mahirap. Kinabukasan, attempt ulit, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. Maging fingerprints at mugshot kasi anya ni Teves ay walang ibinigay ang mga opisyal Timor-Leste. Tumanggi naman si De Lemos na sagutin kung sa tingin ito ay may impluwensya Teves sa mga opisyal sa nasabing bansa. Nakasagutan din anila ang mga abogado ni Teves at mahaba ang naging negosasyon bago nila ito nakaharap. Mahinit ang usapan. So, palit tayo ng strategy hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Teves nung dun sa kinukunan siya ng fingerprint at the time. Hanggang sa pumayag si Congressman Teves. Niliwanag naman ng opisyal na voluntaryo ang pagkuha ng NBI ng larawan ni Teves. Sinabi ni De Lemos na nang makausap niya si Teves ay inamin ito sa kanya na nababahala siya para sa kanyang buhay sa Pilipinas. Sabi niya takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Aabuti naman ng 7 araw hanggang 40 araw ang court hearing ng Timor-Leste kay Teves bago madesisyonan kung ano ang sunod na aksyon at kung paano ito maipabalik sa Pilipinas. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatag. Dumating na po sa bansa ang barko ng Indian Coast Guard para sa Enhanced Maritime Cooperation. Subalit, paglilinaw naman ng Philippine Coast Guard, wala itong kinalaman sa sigalot sa West Philippine Sea. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. Nagkadaong ngayon sa South Harbor sa Maynila ang isa sa mga barko ng Indian Coast Guard. Ang Samudra Parahedat na isa sa pollution control vessel ng India ay 4 na araw mananatili sa bansa. Ilan sa layunin ng kanilang port visit ay palakasin ang kolaborasyon sa pagitan ng Philippine at Indian Coast Guard. Una rito noong Agosto ng nakaraang taon, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang PCG at ICG para sa Enhanced Maritime Cooperation. Sa 4 na araw na pananatili ng barko ng India, ilan sa gagawin nila ay Joint Maritime Search and Rescue Training, palitan ng kaalaman sa ship diving, navigation, firefighting at damage control sa loob mismo ng barko. At meron ding Marine Pollution Response Training. Magkakaroon din sila ng coastal cleanup sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Nilinaw naman ng PCG na walang kinalaman sa issue ngayon sa West Philippine Sea ang pagbisita na ito ng barko ng India. Ito kasing visit nila sa atin, we're focusing more on yung ating mga humanitarian na mga activities. Kaya nga, pinadala nila sa atin dito is yung kanilang Marine Environmental Protection na vessel. Sa ngayon, yung munang focus namin on intensify yung aming interoperability sa kanila and cooperation. Gaya sa Pilipinas, ang India at China ay meron na ring hidwaan sa usapin ng kanilang border. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, isang financial institution at insurance company ang magtutulungan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pinoy na nabibiktima ng mga kalamidad at sakuna sa bansa. Kung ano po ang mga kumpanyang ito, alamin natin yan sa report ni Mark De La Rosa. Sa mga nagdaang buwan at taon, maraming hamon ang kinaharap ng ating mga kababayan at mahirap para sa karamihan na magsimula muli matapos ang mga trahedya na kanilang naranasan.
Sa kabila nito, isang kumpanya ang nakaalalay sa mga Pilipinong naapektuhan ng pagkawala ng kanilang ari-arian at hanap buhay. We are the one who provide the immediate financial assistance to any victim of any eventualities. The latest was the Odette claim, wherein it was a huge loss of strong typhoon. We paid on our microinsurance, I think around 5,000 individual, paid less than a month. Some small aircraft that we paid immediately for the business owner to recover as much as they can to get back on their feet. At upang mas palakasin ang pundasyon at bigyan ng seguridad ang bawat pamilyang Pilipino, nagsimula ang isang matatag na pagsasamahan sa pagitan ng isang financial institution at insurance company. Together, Security Bank and Stronghold Insurance Company Incorporated will provide a comprehensive suite of product and services, whether it's for the home, for the vehicle, or for the business protection. Our partnership will ensure clients have the right coverage that tailored to their needs. And Stronghold expertise in the non-life insurance space, coupled with Security Bank reputation of trust and reliability, is the winning combination. Ang dalawang kumpanya ay magiging daan upang maipaalam sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng financial security at non-life insurance sa bawat mamamayan. For example, we have this home loan, auto loans. To have an insurance, other than it's a requirement of the bank, it's a protection. So for fire, it's important because, of course, when you're, we don't want that to happen, but if that thing happened, of course, that is covered. For auto, if accidents happen, actually, if there's traffic because of the accident, you are more comfortable living even without the police report because you are insured. Sa mundo kung saan walang katiyakan, pinagsama ng Stronghold Insurance Company Incorporated at Security Bank ang kanilang mga serbisyo magbibigay proteksyon sa mga bagay na mahalaga sa ating buhay. I'm confident that through our collective efforts, commitment, professionalism, and strong adherence to each our own core values, we will definitely achieve greater heights. With Stronghold 63 years and Security Bank's 73 years of providing financial services, truly, this will be strong and secure partnership. Mark De La Rosa para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Hoy, mga motorista, asahan po malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas, Martes, Marso 26. Sa ginawang anunsyo ng mga oil companies, 2 pesos and 20 centavos ang itataas po yan sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman sa diesel at 1 peso and 30 centavos sa kerosene o gas. Alas 6, siyempre, ng umaga, bukas ipatutupad ng Pilipinas Shell, Sea Oil, PTT Philippines at iba pang oil companies ang taas presyo. Alas 4 na naman ng hapon, bukas susunod ang clean fuel sa kaparehong presyo at produkto maliban lamang ho sa kerosene na hindi nila dinadala. Una lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na ang pag-atake ng Ukraine sa tatlong malalaking oil refineries ng Russia ang naging sanhi ng big-time price hike. Ito, sports balita ko tayo. Wagi si Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Marshall na isa pong sambonggenyo matapos ang fourth round knockout victory. Laban po yan kay Todsak Sinam ng Thailand sa kauna-unahang professional home bout. Araw po ng Sabado na ginanap po yan sa Ninoy Aquino Stadium. Masaya po ang kanyang mga kababayan sa ipinakitang pagbabago sa kanya pong boxing arsenal. Para ho yan sa super middleweight boxing showdown. At syempre, si Marshall na nasa pamilyar na teritoryo ay binigyan ng mainit na pagsalubong ng kanyang mga kababayan. Nagpakita agad ng husay itong si Marshall sa pagsuntok
mula round 1 hanggang round 3. At syempre sa pagsapit ho ng ika-apat na round. Ayan o, ito na. May video ba tayo nun? Yun! Yan! Yan itong golden moment para kay Marshall nang magawa ang well-calculated na left uppercut. Yun! Ito mo, bang! Tumbas si Sinam. Dahil sa panalo ni Marshall, nananatili po siyang walang talo, undefeated. Habang ito si Sinam ay may 14 ng talo. Congrats, Marshall! Congratulations. Balita ko talaga yung mga taga-Mindanao, ang gagaling mag-boxing, ano? Sambong genyo rin yun. Oo. Pareho siya ni Heidi Lynn Diaz. Nako, siguro pag nakita natin si Alex, hindi lang magaling mag-golf. Magaling din mag-boxing. Uy, thank you sa Forest Hills. Champion tayo doon. Congratulations, Alex. Yung pa-pizza niya, hindi pa namin nakakalimutan. At habang hinihintay po natin yan, Alex, sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com. At sumenyo ang mga maiinit na balita dito sa Mata ng Agila para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig na mundo. Ako po si Ricky Matay. Matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Ako po si Alex Santos. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25TV.